Welcome to Stellar Network. Ako si Angelo, ang inyong bagong host. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Unang weekly task ng Pinoy Big Brother Gen 11, matinding hamon para sa mga housemates. Nagsimula na ang kauna-unahang weekly task ng Pinoy Big Brother Gen 11 at ito ay nagdulot ng malaking hamon at excitement sa mga housemates. Ang unang linggo ay palaging puno ng pag-adjust at pag-aaral ng mga bagong kasama, ngunit ang task na ito ay nagdagdag ng pressure upang masubok ang kanilang kakayahan sa pakikipagtulungan at pagiging malikhain. Detalye ng task. Sa unang linggo, ang task na ibinigay ni Kuya sa mga housemates ay tinawag na tulay ng pagtitiwala. Ang layunin ng task na ito ay makabuo ng isang matibay na tulay gamit lamang ang mga limitadong materyales na ibinigay ni Kuya. Ang tulay ay dapat makayanan ang bigat ng isang housemate na tatawid dito. Mga materyales: kahoy, tali, karton, tape, paper cups, plastic straws. Pamantayan ng task. Isa, tibay at katatagan. Ang tulay ay dapat makayanan ang bigat ng kahit isang housemate. Dalawa, pagkamalikhain. Dapat ipakita ng mga housemates ang kanilang pagkamalikhain sa pagbuo ng tulay. Tatlo, kooperasyon. Dapat magtulungan ang lahat ng housemates sa paggawa ng tulay. Pagkakaiba ng opinyon. Agad na napansin ang pagkakaiba-iba ng opinyon sa loob ng bahay. May ilang housemates na nais gawin ito ng mabilis, habang ang iba naman ay mas gusto ng masusing pagpaplano. Si Jazz ay naging aktibong leader sa task, ngunit ito rin ang nagdulot ng tensyon dahil sa kanyang pagka-domineering. Ang iba naman, tulad ni na Patrick at Jaren, ay mas piniling magtrabaho ng tahimik at sundan na lamang ang plano. Reaksyon ni Kuya. Habang pinapanood ni Kuya ang kanilang pagbuo ng tulay, binigyan niya ng mga komento ang bawat hakbang ng mga housemates. Pinuri niya ang kanilang pagsisikap, ngunit pinaalalahanan din sila na dapat laging magtulungan at pakinggan ang isa't isa. Tatakbong oras. Sa ilalim ng limitadong oras, ang mga housemates ay kailangang magmadali, ngunit may ingat upang makumpleto ang tulay. Maraming beses silang bumagsak at muling bumangon, ipinapakita ang kanilang determinasyon at tiyaga. Si Binsoy ay naging instrumental sa pag-aayos ng mga structural flaws, samantalang si Therese ay naging mahusay sa pag-motivate sa kanilang grupo. Pagkakaalaman. Sa kabila ng mga pagkakaiba at tensyon, ang task na ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga housemates na mas makilala ang isa't isa. Natutunan nilang pahalagahan ang bawat miyembro ng grupo at ang kanilang mga kontribusyon. Ang kanilang karanasan sa unang weekly task na ito ay nagsilbing mahalagang aral sa pakikipagkapwa-tao at pagkakaisa. Resulta. Sa pagtatapos ng linggo, ipinakita ng mga housemates ang kanilang natapos na tulay kay Kuya. Ang kanilang hirap at sakripisyo ay nasusukat sa tibay ng kanilang nagawang tulay. Si Kuya ay nagbigay ng kanyang final assessment na magdedetermina kung sapat ba ang kanilang ginawa upang makuha ang kanilang unang weekly budget. Abangan ang susunod na kabanata ng PBB Gen 11 upang malaman ang kapalaran ng mga housemates sa kanilang unang weekly task. Ang kanilang karanasan sa unang hamon na ito ay tiyak na maghuhubog sa kanilang mga susunod na hakbang sa loob ng bahay ni Kuya. Unang weekly task ng Pinoy Big Brother Gen 11, matinding hamon para sa mga housemates. Nagsimula na ang kauna-unahang weekly task ng Pinoy Big Brother Gen 11 at ito ay nagdulot ng malaking hamon at excitement sa mga housemates. Ang unang linggo ay palaging puno ng pag-adjust at pag-aaral ng mga bagong kasama, ngunit ang task na ito ay nagdagdag ng pressure upang masubok ang kanilang kakayahan sa pakikipagtulungan at pagiging malikhain. Detalye ng task. Sa unang linggo, ang task na ibinigay ni Kuya sa mga housemates ay tinawag na tulay ng pagtitiwala. Ang layunin ng task na ito ay makabuo ng isang matibay na tulay gamit lamang ang mga limitadong materyales na ibinigay ni Kuya. Ang tulay ay dapat makayanan ang bigat ng isang housemate na tatawid dito. Mga materyales: kahoy, tali, karton, tape, paper cups, plastic straws.
pamantayan ang task. Isa, tibay at katatagan, ang tulay ay dapat makayanan ang bigat ng kahit isang housemate. Dalawa, pagkamalikhain, dapat ipakita ng mga housemates ang kanilang pagkamalikhain sa pagbuo ng tulay. Tatlo, kooperasyon, dapat magtulungan ang lahat ng housemates sa paggawa ng tulay. Pagkakaiba ng opinyon. Agad na napansin ang pagkakaiba-iba ng opinyon sa loob ng bahay. May ilang housemates na nais gawin ito ng mabilis, habang ang iba naman ay mas gusto ng masusing pagpaplano. Si Jazz ay naging aktibong leader sa task, ngunit ito rin ang nagdulot ng tensyon dahil sa kanyang pagka-domineering. Ang iba naman, tulad nina Patrick at Jaren, ay mas piniling magtrabaho ng tahimik at sundan na lamang ang plano. Reaksyon ni Kuya. Habang pinapanood ni Kuya ang kanilang pagbuo ng tulay, binigyan niya ng mga komento ang bawat hakbang ng mga housemates. Pinuri niya ang kanilang pagsisikap, ngunit pinaalalahanan din sila na dapat laging magtulungan at pakinggan ang isa't isa. Tatakbong oras. Sa ilalim ng limitadong oras, ang mga housemates ay kailangang magmadali, ngunit may ingat upang makumpleto ang tulay. Maraming beses silang bumagsak at muling bumangon, ipinapakita ang kanilang determinasyon at tiyaga. Si Binsoy ay naging instrumental sa pag-aayos ng mga structural flaws, samantalang si Therese ay naging mahusay sa pag-motivate sa kanilang grupo. Pagkakaalaman. Sa kabila ng mga pagkakaiba at tensyon, ang task na ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga housemates na mas makilala ang isa't isa. Natutunan nilang pahalagahan ang bawat miyembro ng grupo at ang kanilang mga kontribusyon. Ang kanilang karanasan sa unang weekly task na ito ay nagsilbing mahalagang aral sa pakikipagkapwa-tao at pagkakaisa. Resulta. Sa pagtatapos ng linggo, ipinakita ng mga housemates ang kanilang natapos na tulay kay Kuya. Ang kanilang hirap at sakripisyo ay nasusukat sa tibay ng kanilang nagawang tulay. Si Kuya ay nagbigay ng kanyang final assessment na magdedetermina kung sapat ba ang kanilang ginawa upang makuha ang kanilang unang weekly budget. Abangan ang susunod na kabanata ng PBB Gen 11 upang malaman ang kapalaran ng mga housemates sa kanilang unang weekly task. Ang kanilang karanasan sa unang hamon na ito ay tiyak na maghuhubog sa kanilang mga susunod na hakbang sa loob ng bahay ni Kuya. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.